ito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Sandali! Sandali, Alessandro! Oh, bakit? Si Nathaniel, iniwan natin siya sa itaas. May narinig tayo mga putok ng baril. Baka may nangyari ng masama sa kanya. Sabi, kailangan nating magpatuloy sa pagbaba. Kasi maabutan nila tayo. Huwag naman sana may masamang nangyari sa kanya. Kailangan nating magpatuloy. Maabutan nila tayo. May pinto doon. Doon tayo pumasok. Bilis! Pasok, pasok. Bilis! Ito na. Nasa stockroom tayo sa fourth floor. Bilisan nyo. Maabutan nila tayo. Yun, doon tayo magtago sa loob ng kwarto yun. Dali! Dito. Dito muna tayo magtago. Bilisan nyo. Ito. Sige, sige. Bilis! Isa naman ang pinto! Dito muna tayo magtago hanggat hindi pa dumarating ang mga pulis na magliligtas sa atin. Bakit hindi pa tayo bumaba hanggang ground floor? Okupado na ng mga armadong tauhan ni Don Steve ang ground floor. Pinostage niya ang buong Diamante building. Kinanaman daw niya ng bombang lahat ng sulok ng building. Ano? At nagbanta na pasasabugin ang buong gusali kapag hindi kayo nagpakita ni Don Damiano. Paano mo nalaman yan? Ito. Kaya inform lang sa akin ng tauhan natin na nasa labas ng building. Unfortunately, napatumba ni na Don Ustino ang karamihan sa mga sikil natin doon. Oh my God! Huwag po kayong mag-alala, Don Damiano. Gagawin ko pong lahat. Mailigtas lamang kayo ni Isabel. Patay mo. Oh. Si Nathaniel pala. Buti naman namatay kang traitor ka. Anong iniiyak-iyak mo dyan, Myla? Ano ba? Tigilan mo na nga yung kakangawa mo dyan. Tigilan mo yung kabaliwan mo. Mabuti nga nabawasan yung kaaway natin. Saan na nagpunta si Damiano at Isabel? Boss! Nasa fourth floor stock room daw nagpunta si Damiano at Isabel. Kasama si Alessandro Montenegro. Kung meron, ano pa ang iniintay natin? Puntahan na natin ang mga hive na yun. Ikaw, Myla. Sumama ka sa akin sa ayaw mo sa gusto. Alessandro, kailangan nating makaalis na dito. Dahil anumang oras pa, sasabugin na nila yung mga bombang itinanim nila sa buong building. Maraming mapapahamak pag nagkataon. Don Damiano, gusto nyo nang harapin ang iyong kapatid para matigil na siya sa kanyang kasamaan? Sasama po ako sa inyo pa. Sabay nating haharapin ang mga kalaban. Meron pa akong isang baril na dala. Sige po, Don Damiano. Ibibigay ko na po itong baril sa inyo. Ayan po. Isabel, kami nang lalaban kina Don Ustino at sa mga tauhan niya. Kailangan mo makatakas. Dahil kung mamamatay tayong tatlo, mauwi lang sa walang lahat ng mga pinaghirapan natin. Pero... kailangan ka ng Diamante International. Maraming taong umaasa sa'yo. Kapag bumagsak ang kumpanya, libo-libong empleyadong maapektuhan. Huwag natin hayaang mapuntang pinaghirapan ni Don Damiano sa mga masamang tao. Sige. Sige, Alessandro. Lalabas na tayong tatlo. Don Damiano, maganda na kayo. Isabel, Don Damiano, dito. Papa, bilisan natin. Baka makita nila tayo. Ay, sila tatlo! Punta ka natin! Oh, my God! Nakalagay na ang mga kalaban at pagkain ng buhay dito. Hindi!
Paglalamayan kayo ngayong araw. Ikaw ang paglalamayan ngayong araw, Don Ustino. Patay na sila, Daniel. Pinagay siya ni Myla. Pero kayong tatlo, ako mismo ang papatay sa inyo. Diyos ko po. Naging demonyo na rin ang kapatid mo, Isabel. Nagmano sa ama. Punong-puno na ako sa inyo. At ikaw, Isabel, kapag hindi ka pa lumabas, balik ka rito. Myla! Anong gagawin niyo? Kapag hindi ka pa lumabas, Isabel, papatayin ko tong si Myla! Opa! Huwag niyo pong gawin yan sa akin! Anak niyo ako! Oo, oh, Myla, anak kita! Pero handa kitang isakripisyo, mapasa akin lang ang lahat ng kayamanan ng mga Diyamante! Papa! Alessandro! Alessandro, papatayin ito nung sino si Myla kung hindi ako lalabas! Huwag kang mahulog sa patibong niya. Hindi niyo magagawang patagin ng sarili niyang anak. Hindi ako nagbibiro. May dalawang bala na sa katawan ni Myla. At hindi ako magdadalawang isip na dagdagan ito. Yeah, magpakita ka na sa akin. Kung hindi, paglalamayan itong itinuri mo lang, kapatid. Ate! Isa! Dalawa! Alessandro, patensya na, pero lalabas na ako. Hindi ko hahayaang mapatay ni Donostino si Myla. Pero Isabel... Donostino! Huwag mo sasaktan ang kapatid ko! Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Handa akong ibigay sa iyo ang gusto mo! Huwag mo lang sasaktan ang kapatid ko! Gusto kong ibalik mo sa akin ang lahat ng kayaman ang inagaw ninyo. Wala kaming inagaw sa inyo. Ikaw! Ikaw ang nangagaw! Pero sige, ibabalik namin yung mga inagaw ninyo basta wala nang dadanak na dugo. Sinong may sabi sa'yo na yun talaga ang gusto ko? Ang gusto ko, mamatay kayo ni Damiano. Mga walang iya kayo, itong sa inyo! Papatayin namin kayo! Papa! Ay, Faustino! Mamamatay ko na ngayon! Ay! Hindi niyo ako mahuhuling buhay! Panalisa! Panalisa! Sina Damiano Diamante, Alessandro Montenegro, Myla Flor Diamante, at Nathaniel Gonzalez. Ginalulungkot po namin, ma'am, pero ginawian na po ng buhay si Mr. Damiano Diamante. Si Myla Flor Diamante, kaalis lang na ambulansyang magdadala sa kanya sa ospital. Papa! Papa! I'm sorry! Si Alessandro Montenegro. Dinala na po siya sa ambulansya. Tatapatin na namin kayo, ma'am. Hindi po maganda ang kondisyon niya. Anyway, narecover po yung bangkay ni Nathaniel Gonzalez sa fire exit sa 6th floor. Ano po ba? Salamat po, sir. Okay.
Julie? Isabel, ano? Kumusta na kayo? Kanina pa ako nag-aalala sa inyo. Leslie. I'm sorry. Sorry. Si Nathaniel. Ay, Nathaniel. I'm so sorry. Wala na? Ang kapatid ko? Namatay siya na. Iniligtas ang buhay namin. Oh, hindi! Nathaniel! Ang kapatid ko! Sorry. Sorry, Natalie. I'm so sorry. Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante, pag-ibig ang tunay na yaman, dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ma, kumusta na po kayo dito? Alessandro, ikaw pala. Buti naman dinalaw mo ako dito sa selda. Eto, nahihirapan ako. Pero tama lang yung ginawa ko. Nasumuko ako sa mga pulis. Para pagbayaran ko na yung mga kasalanan ko kina Damiano, Isabel, at sa lahat ng mga taong inargabyado ko. Deserve ko ito. Ma. Oh, bakit? Ano nangyari? Wala naman po. Naiyak lang po ako sa tuwa kasi mas pinili niyo nang gawin ng tama. Ma, alam ko pong malaking pagsubok ang kaharapin ninyo. Pero huwag po kayong mag-ilala. Sasamahan ko kayo palagi. Ipagdarasal ko kayo palagi na sana maging maayos ang kalusugan nyo. Huwag nyong pababayaan ang katawan nyo. At anuman pong mabalitaan nyo pagkatapos ng pagkikita natin ito, lakasan nyo lang pong loob nyo. Palagi kayong magdasal sa Panginoon. Ipagdasal nyo ako, Ma. Anak? Anak, sandali. Bakit? Parang namamaalam ka na. Ma, sorry po kung palagi tayong nagtatalo. Pero gusto ko lang na malaman nyo na mahal ko po kayo. Thankful ako sa inyo kasi tinulungan nyo akong maging successful at maabot ang mga pangarap ko. I love you, Ma. And I'm still proud of you. Anak, mahal na mahal din kita. I'm also proud of you. Isabel, thank Catholic Deska. Ano nangyari? Ang papa mo, si Nathaniel, si Alessandro. Fulsi. Wala na sila Nathaniel at papa. Oh, Diyos ko. Nakikiramay ako sa'yo. Si Alessandro, kanina pa nasa ER. Sinusubukan siyang iligtas ng mga doktor. Fonzie, hindi ko alam ang gagawin ko kung pati si Alessandro mawawala sa akin. Isabel, may palapit na doktor. Doc, kumusta na si Alessandro? I'm sorry, ma'am. We did our best to revive the patient, pero hindi na po kinaya ng katawan niya. Oh, God. Wala na po si Mr. Montenegro. No! Nakikiramay. No!
Alessandro! Alessandro! Isabel! Natalie! Natalie, wala na si Nathaniel at Papa! I'm so sorry! I'm sorry! Wala kang kasalanan. Namatay silang ginagawa lang kung ano ang tama. Oo, masakit. Namakita ang kapatid ko kasi Tatay Damiano na nakahimlay dito sa morgue. Wala nang buhay. Pero kailangan natin tanggapin ang katotohanan. Natalie, pagsubok lang ito sa ating mga buhay. Kailangan natin maging matatag. Huwag tayong susuko, Isabel. Kung nasaan man sila ngayon, alam ko hindi nila tayo pababayaan. Oh, Isabel. Salamat naman, dinalaw mo ko dito sa kulungan. Bakit hindi mo pala kasama si Alessandro? Tsaka ano yung nabalitaan ko na nagkaroon ng hostage taking sa Diamante International? Si Justino raw ang may pakana. Tonya Cleopatra. Napatay si Don Justino ng mga pulis. Sa kasamaang palad. Namatay din si Napapa at Nathaniel. Si Alessandro. Kumusta na siya? Nag-alala ko ng husto nang dinalaw niya ako dito kagabi. Parang nagpapaalam na siya sa akin. Tonya Cleopatra. Imposibleng dalawin po kayo ni Alessandro. Kasi wala na siya kagabi. Ano? Anong ibig mo sabihin? Wala na siya. Isabel, hindi kita maintindihan. Matay na po si Alessandro. Hindi. Namatay po siya sa mga balang tumama sa katawan niya. Bunga ng pakikipaglaban namin kay Don Justino. I'm sorry. I'm sorry, Donya Cleopatra. Hindi papatay ang anak ko. Sabihin mo sa akin, nagbibiro ka lang. Hindi siya patay kasi dinalaw pa niya ako kagabi. Nagkausap pa kami. I'm sorry. Sorry po, pero wala na talaga ang anak niyo. Hindi pa siya patay! Hindi! Alessandro! Alam mo! Alessandro! Makakaya kayang lampasan ni Isabel ang pagsubok na iyon sa kanyang buhay. Ang mga bitiwilang radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay sina Susan Robles, Junel Benamin, Chiquit Del Carmen Amor, Phil Cruz, James Quaton, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, at Jenalyn Villacruz sa papel na Flor Diamante. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika, Buboy Salonga. Supervision Technical, Eric Lucero at Bong Muyar. Production Assistant, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Krishna Senga. Sa direksyon, Phil Cruz. Mga ginintuang kasaysayan.